Hi, first-time moms! In this vid, I will be showing you the things you will need as a first-time mom. If interested, keep on watching! Unahin na natin ang breast pump. This is of course to pump the milk from your breast. So, kailangan nyo kaagad to. Sa totoo lang, ito yung isa sa pinaka nasa unang listahan ko nung buntis pa ako. Kaso nga lang yun, emergency CS. So, medyo na-delay yung milk ko. Pero still, kailangan nyo pa rin to. Kasi like sa akin, emergency CS ako. Pero after 2 days, sobrang lakas na ng milk ko. Diba? Ganyan kapayat, pero ang lakas ng milk. Kagamitin nyo to if the baby is not around, if ikaw ay working mom, o habang naglalat siya sa kabila. You're gonna need a lot of, hindi naman a lot, pero different brands of breast pumps. Actually, pinakauna kong pump, Horigen. Isa to sa mga mahal na brand. Ka-level siya ng mga S12 Pro, Imani, ganun yung presyohan niya. Nasa 3K above. Pero pwede naman kayo mag-start sa like 500 pesos lang. Mga generic na brand. Tapos, nung biglang hindi gumana yung Horigen ko, naghanap pa naman ako sa marketplace ng generic. Ito, 500 pesos lang to. If hindi ko na to gagamitin, papost ka na din to sa marketplace or ibibigay ko sa first-time mom din po. Ito lang siya, yan. Kapag ganito, ano lang siya, generic brand. So, ganun. Bulky siya. And then, dahil I'm now a working mom, ito na yung gamit ko. Si Mommy Hush or Mom Hush. Ayan. Siyempre, dalawa yung meron ako nito. Kasyang-kasya lang siya sa bra. Hindi siya nakikita, lalo if loose yung suot mo. Habang hindi pa ako nagla-live, kapag naninigas na yung aking suso, pinapasok ko na yung dalawang Mommy Hush sa loob ng bra ko. And true to its claim na discreet, quiet type of pump siya, as in, kaya nga siya tinawag na brand na Mom Hush kasi shh lang yung pag-pump sa kanya. As in, hindi maririnig. Compared dito sa dalawa, sa generic and sa Horigen, medyo may ingay. Kaya eto, at home ko lang sila ginagamit. Mag-invest kayo sa iba't ibang brand ng pump kasi nabasa ko rin na hiyangan daw pagdating sa pump. So, yung ibang mom na kapag pump sila ng 4 to 6 ounces of milk sa ibang brand, tapos sa ibang brand naman, halos walang lumalabas. Sa akin, I'm grateful na kahit anong pump na nagamit ko dito, ay malakas yung daloy ng milk ko. Marami ako na-express or napapump na milk. Ayun, thank you po. Next naman, collector. This is a milk collector na ipapasok nyo din sa bra ninyo. If hindi ninyo dala yung pump ninyo or like lalabas lang kayo for a while, magagamit nyo din siya habang naglalatch sa kabila yung baby ninyo. So, if alam niyo yung haka, pero medyo mahal yun. Kaya, eto na lang yung binili ko, anti-overflow collector. Ayan. Siyempre, kapag naglalatch yung baby natin sa kabila, if malakas yung milk ninyo, lalabas din siya sa kabila. So, dapat may magka-catch. Tinatawag din siyang milk catcher. 2 months? 3 months na yung baby ko. So, 3 months ko na ito nagagamit. And ano pa rin siya? Working pa din. I mean, ano pa din yung material niya? Working pa din po. Siyempre, pagka-pump ninyo, ilalagay ninyo sa breast bag. I have here the Dula Breast Milk Storage Bags. Ito yung pinaka-favorite ko na breast bag. Marami na rin kasi akong na-try o nabili. Pero gusto ko to kasi 7 ounces na siya. And secured talaga yung milk dito. Hindi siya nagli-leak. Tapos, ayan. Siyempre, ilalagay nyo dito yung date at yung volume. So, ako nilalagay ko yung date. Kunwari, ngayon, 7:26. Tapos, yung volume, kung anong time. Tapos, sa likod ng packaging niya, may guide pa kung hanggang kailan nyo pwedeng i-freeze yung mga milk. Good up to ilang months. Mabilis ko lang din to nauubos. BPA-free din siya. 30 bags na siya sa isang pack. Of course, I also have storage bottles from Dula din. Hindi naman siguro halatang fan ako ng Dula. Pero, baka naman Dula. Ito, BPA-free din siya. Okay? Gamit ko naman to if I'm just at home at kailangan ko mag-store ng milk para hindi sayang sa breast milk bag. Dito ko na siya sa bottle ilalagay. Tapos, ito transfer ko na lang sa pinaka-dodo. Ito naman, 5 ounces. 5 ounces siya.
Okay, pero pinupuno ko. So, parang nakaka 6 ounces din ako sa isang bottle. Next, ito kailangan natin if you had a normal delivery or you underwent a cesarean surgery. Postpartum belly binder. Ayan. Marami akong belly binders. Ito yung pinakamahal. This one is expensive. It was bought for me by my sister. Ito yung pinakaregalo niya sa akin. So, mahal nito na sa around 2K. Ito naman, meron din akong ano lang, yung as in belly lang. Ito kasi as in para na din siyang underwear. Okay, tapos meron pa, bigay din ng ate na Joey. Basta ang dami kong belly binder para syempre palit-palitan. And ayun nga, nag-work ako. So, araw-araw din akong gumagamit ng binder. Lalo na, cesarean ako. So, yes po, I am now working even though I'm a cesarean mom. Kailangan nyo tong mga to para ma-keep intact yung organs ninyo if cesarean po kayo. And para mag-flatten yung stomach ninyo if normal naman kayo. Basta kailangan to na lahat ng moms to flatten our stomach. And as a cesarean mom, bumili din ako ng cesarean cream. Ang mahal na to. Sinave ko lang to sa phone ko and sabi ko, hindi talaga ako, hindi pwede hindi ako magkaroon nito. This is from iHerb, international website. Doon ko pa siya in order. So, eto siya. Mother Love C-section cream. Organic herbal balm for cesarean scar massage. So, since meron na akong tahi, and forever na yung tahi ko dyan, ang magagawa ko na lang sa kanya, i-help ma-soothe, ma-relieve yung pain. Yung mga pagkakataon na humahapdi, since very fresh pa yung aking tahi, wala pa akong 1 year, what more pa yung mga nagko-comment na mga cesarean mom na 1 year na daw, pero feel na feel pa rin nila yung tahi nila. And si ate, cesarean din. Pwede din kayong gumamit ng oil, pero specialized lang talaga ito for C-section, kaya binilip ko siya. Akala ko malaki. Kasi sa litrato, papakita ko sa inyo, ang laki. Pero nung na-receive ko siya, sabi ko, hala, ang liit. 29.5 ml. Yellow pala yung kanyang color. So, organic. So, sa ating mga lactating moms, ang pinaka-safe nating gamitin na items ay organic. Even sa makeup. Kaya medyo may kamahalan. Pero yun po yung safe habang tayo ay nagpapa-breastfeed. Another one for mom, itong hair strength serum. So yung hair ko, nakita ninyo, sobrang haba na niya. Magpapagupit na nga ako kasi yung vitamins na pumunta sa hair ko. Pero malakas pa din yung milk ko. Magpapagupit lang ako dahil sobrang dami kong hair fall. Need nyo tong hair serum because your hair will lose a lot. Sobrang dami. Sobrang malalagas yung buhok ninyo while breastfeeding. This is from Buds and Blooms. I-apply nyo lang siya. I-apply nyo siya after maligo sa scalp. So, eto, i-aano ninyo, dadrop ninyo mismo sa scalp ninyo, tapos massage. Kailangan natin alagaan din talaga yung sarili natin, moms, in order to provide nutrients for our baby. You also need breast pads. Ito naman para hindi mabasa yung damit ninyo dahil sa milk ng suso ninyo. If wala talagang paraan para makapag-pump or makapag-collect ng milk, kailangan nyo ng breast pad. Kasi may mga pagkakataon na naninigas na siya, diba? Nasa crowded place tayo, walang room para mag-express ng milk. So, safe na ilagay na natin siya sa ating bra. Washable nursing pads. Kinuha ko yung washable para di magastos at eco-friendly. Siyempre, pag yung disposable, tatapon ng tatapon, at least ito nalalabhan. So, ilan to? 6 pieces, 6 breast pads in 1 box. Ayan, malaki na to. Ayan, ano na siya, leak-proof. Comfortable against skin. Masakit kapag gumagasgas yung cloth sa ating nipple. So, yun pa yung isa na kailangan ninyo, nipple cream. Hindi ko na lang siya binili kasi na pagdaanan ko na yung sore and cracked nipples. Speaking of cracked nipples, I also wanted to buy the silver nursing cups. Nakapag-soothe ng cracked nipple kasi dumating sa point na nag
nag-bleed na yung aking nipple dahil sa sobrang sakit mag-latch ng aking baby boy. Nandito na ako sa point na okay na yung latch namin mag-ina. Na-enjoy ko na yung breastfeeding time kasi may mga nagme-message din sa akin na sobrang sakit. Grabe, ilang weeks ko pa to pagdadaanan. So, yun po, nipple balm, nipple lotion, or silver nursing cups. At eto pa, kailangan nyo to. Newborn stage. Dapat meron na kaagad kayo nito dahil dito nyo, I have my own trolley cart! Nakikita ba ninyo? Bubuhatin ko ba? Mahang matanggal. Ito yung trolley cart ko. Dahil dito ninyo ilalagay lahat ng newborn things or baby things. Dito, at the top, nandyan ng diaper and wipes. Cute Tom and Jerry. And then, in the middle, nandyan yung mga cotton buds, petroleum jelly, oil, bath essentials, comb, brush, and nail cut. Nalubat tuloy. At the bottom, mga damit, socks, bib, ganyan. Kailangan nyo to kasi, syempre, kung saan napupunta yung newborn sa kwarto, papaliguan, so, ipupush nyo lang tong ganyan at bibigay nyo sa mag-aalaga sa inyong baby. At ilalagay niyo kung nasan man ang baby ninyo. I think those are all the items I bought as a first-time mom. And if meron ako nakalimutan, remind me in the comments. Clarify ko lang, these items are just some of the most important things to have. Maaring hindi mag-agree mo ba? Kasi yung mga matatanda, sinasabi nila na, bakit pa kailangan yan? Nung araw nga, wala kaming ganyan. Well, kaya nga nag-a-advance ang mundo para may mga advanced items na rin tayo na pwede nating gamitin na makaka-help pala sa atin. That can help moms. There's nothing wrong with having things that will make motherhood easier. Kaya naman, sabay-sabay natin padaliin ang buhay natin with these motherhood items. Don't forget to follow me on my social media accounts. This is your Gen Z Mommy, Vashti.